So hi at welcome muli dito sa aring channel. Ito na mga tulang spoiler ng One Piece Chapter 1105. Matagal-tagal nang nag-focus kay Kuma yung mga nakarang chapter. Pero eto, base sa spoiler, si iba nga nakapokus ang chapter na to. At ang matindi, papunta na nga araw sila sa Egghead Island. Kaya ayun, syempre, bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at like ang video nito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1105 at ang title nga nito ay The Big Stupidity. Ang una nga nilalaman ng spoiler, pinakita na nga kung saan ba napunta si Luffy. Kung maaalala natin sa mga nakaraang chapter, nagkaroon nga siya bigla ng mga pagkain sa tabi niya, and then bigla na nga lang daw itong nawala nung huhulihin na siya ng mga marines. At ngayon, sinasabing malapit na nga raw itong si Luffy dun sa food making machine. So ayun, talagang hindi pa nga tapos kumain niyang si Luffy, kaya pala siya nawala sa mga nakaraang chapter. Pero posible pa rin talaga na meron niyang tumulong sa kanya, dahil yung mga unang pagkain nga na kinain niya, parang imposible niyang makuha dahil sa nung time nga na yun, wala pang lakas si Luffy. Kaya maaaring ang nangyari, matapos siyang makarecover sa mga pagkain na yun, either na may tumulong sa kanya para makapunta sa vending machine, o di kaya naman kinaya niya nang makagalaw at makapunta mismo sa gawaan ng pagkain. Talagang focus nga lang si Luffy sa pagkain at halos wala nga siyang pakialam sa mga nangyayari. Kahit na nga talagang delikado yung sitwasyon nila, merong Gorosei at Admiral at tumawag pa nga ng Buster Call. So kasunod, sinasabing sinira nga raw ni Kizaru ang vacuum racket na siyang ang sinasakyan papunta dun sa Labo Base. At dahil dyan, siguradong mahihirapan nga makataka sa mga bida natin, especially sila Dr. Vegapunk. Nakakalipad nga si Sanji gamit ang Gepo, kaya nga rin yung gawin ni Luffy. Pero yung ibang mga karakter sa baba, mukhang hindi nga kayang gawin yon. Kaya mukhang kailangan nga nilang mag-isip ng ibang paraan para makapunta nga sa Labo Base. At tingin ko nga kahit na unclear yung justice ni Kizaru at mukhang titiwalag nga siya, maaaring hindi nga yun dito mangyari sa Egghead Island. Sa palagay ko, mangyayari nga yun sa pagtatapos ng kwento kung saan talagang kalaban na nga ang buong world government. So magkakaroon nga raw tayo ng different overview ng mga scene. Kaya maaaring dahil dyan, pakita nga yung iba't ibang karakter na nandyan sa Egghead Island. Matagal-tagal nga rin tayong hindi nagka-update sa mga Straw Hat na nasa taas. Especially syempre yung nangyayaring matinding laban sa pagitan ni Zoro at Rob Lucci. So habang nagre-record nga tayo, bigla na ang lumabas etong chapter summary ni Redon. Kaya imbis na ulitin, idudugtong ko na nga lang po dito. So One Piece Chapter 1105 at ang title nga nito ay Pinnacle of Stupidity. Ang una ang scene, patungkol kay Sanji kung saan pinasakay nga raw nito sa vacuum racket si Bonnie. At matapos nga raw yun, bumalik nga raw siya para sagipin naman si Dr. Vegapunk. Pero habang nangyayari nga yan, sinabi nga raw ni Saturn kay Dr. Vegapunk na nagutos na nga raw siya ng distraction ng mga evacuation ship na nagmula dyan sa Egghead Island. Talagang wala nga pakialam ang Gorosei. Kahit na nga mga sibilyan, talagang gusto niyang patayin at talagang gusto niyang burahin lahat ng may kinalaman dito sa Egghead Island. At kasabay nga niyan, nagsimula na nga umatake lahat ng mga battleship at tinira na nga nilang isla. At sinabi nga ni Saturn na siya nga raw at si Kizaru ay mananatili dyan sa isla. So base nga sa ability ng dalawa, siguradong okay nga lang na umatake ang mga battleship habang nandyan nga sila sa Egghead Island. At mukhang talagang sisiguraduhin nga nila na hindi makakatakas itong sila Dr. Vegapunk. Kat naman sa taas kung saan ipinakita nga raw si Nami, si Robin na natutulog at si Chopper. At nasa likod na nga raw ng Labo Base ang mga ito. Mukhang hindi pa nga rin okay si Robin, pero at least nandun na nga sila sa plano nilang parte ng Egghead Island kung saan nga sila tatakas. Si Brook naman daw at si Lilith pinapagalaw nga ang Thousand Sunny. Tinutunaw nga raw nila ang mga ulap at pinapa-slide nga ang barko. Si Zoro naman daw at si Lucci naglalaban pa rin. Hindi nga raw sila ipinakita sa chapter na to, pero nagpunta nga raw si Jinbei kung nasaan ang dalawa at mukhang nakaalam nga ito sa nagiging laban. At sabi pa nga rito sa spoiler, siniguro daw ni Jinbei na hindi pa natatalo si Zoro. So hindi nga natin na-expecto dahil parang imposible naman na matalo nga si Zoro kay Lucci. Pero ayun, abangan na nga lang natin etong sinato pagdating ng full chapter. So kasunod, habang papunta nga raw etong si Sanji para tulungan si Dr. Vegapunk, bigla na nga lang daw lumipad si Admiral Kizaru, sinira at pinutol nga raw nito yung vacuum racket. At dahil nga dyan, nahulog nga raw mula sa racket si Bonnie at si Kuma. So ayun, base rito, tingin ko talaga hindi nga titiwalag itong si Kizaru. Base sa mga pangyayari, mukhang talagang hindi na nga makakalaban pa si Bonnie at si Kuma. Kaya kung tutuusin, pwedeng ang hayaan lang ni Kizaru na makatakas na nga ang mga ito. Pero
Pero talagang hindi niya nga ginawa yun at paninindigan niya nga ang pagsunod sa mga utos ni Saturn. Meanwhile, si Saturn nga nag-utos daw sa mga pasipista na atakihin nga ang mag-ama at iniisip nga ng Gorosei na talagang pathetic daw na mamamatay ang mga ito dahil sa mga clone ni Kuma. At yun niya na nga sinabi na pinnacle of stupidity nga raw ito. So napakatindi nga ng pagkabila na itong si Saturn at masasabi natin na talagang napakasama nga ng pagkatao ng matandang to. Kahit papaano nakabawi nga si Kuma dahil sa ginawang suntok sa kanya. Pero parang hanggang doon na nga lang si Kuma dahil sa tumigil na nga sa paggalaw ito. Pero eto nga matindi mga tol sa final pitch. Cut nga rito sa Marine Battleship na pinadala nga ni Saturn para pasabugin yung mga evacuation ship mula sa Egghead Island. Hindi nga tagumpay ang Marine Battleship dahil sa winasak na nga ito ng mga hindi pa kilala. So hindi nga raw natin makikita kung sino ba ang sumira sa barko ng Marines. Pero meron niyang isa ang nakaligtas at sinasabi nga ng Marine na to na kontakin nga raw nila agad si Admiral Kizaru at talagang kailangan nga raw nila itong sabihan ng mga yun nga raw papunta dyan sa Egghead Island. So kung hindi nga ako nagkakamali yung evacuation ship mula sa Egghead Island nakaalis na nga. Kaya maaaring nangyari nga ang sinato na medyo malayo na nga dyan sa Egghead Island. Pero at least finally confirmation na nga ito na meron na nga talagang ma-e-involve na third party dyan sa nangyayaring laban sa Egghead Island. Kung sino man ang mga ito siguradong napakatindi base na rin sa sabi ng nakaligtas na Marine. Napakalaki nga yung chance na maaaring mga Blackbeard Pirates nga ang mga ito. Una na nga nating nakita yung isang barko nila malapit dyan sa Egghead Island. Alam naman natin na talagang ugali na nga nilang makisausaw kung saan talagang napakaraming ang mga importanteng bagay ang makukuha nila dito sa Egghead Island pag nagkataon. Ang isa pang malaking chance ang pumunta maaaring ang mga Revolutionary Army. Sobrang tagal na at talagang pinakahihintay nga natin ang paggalaw ni Monkey D. Dragon. Si Kuma at si Dr. Vegapunk talagang napaka-importanting tao at napakalapit sa kanya. At siguradong talagang ayaw niya na nga maulit pa yung mga nangyari dati sa Uhara. Ang isa pa nga siyempre pwedeng pumunta dito sa Egghead Island walang iba kundi ang Grand Fleet ni Luffy. Matagal-tagal na nga at after Dressrosa pa nga sila nabuo. At siguradong napakaganda nga kung darating sila dito sa Egghead Island dahil base nga sa bilang nila siguradong kaya nga nilang tapatan yung dami ng mga Marine Battleship na atake nga dyan sa Egghead Island. Pag nagkataon siguradong isang napakalaking gera nga nito. Talagang magiging exciting nga ang kwento at maaaring hindi nga matuloy ang Buster Call ni Saturn. So ayun, kung meron nga kayong ibang ideya i-comment nyo na nga lang dyan sa baba. Ito na nga yung kabuuan ng spoiler video natin. Syempre kung nagustuhan nyo, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Wala tayong break next week kaya isang linggo lamang yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!